It's a beautiful day once again and welcome back sa aking channel, Nel's Hobby. So ayan mga kahabi, so sa video ito ay sishare ko sa inyo kung paano ako mag-alaga ng fry. So natandaan nyo, kung nakaraang video natin, nag-breed tayo ng goldfish. So ito na yun. So yun mga kahabi, so dito na tayo sa yung breeding tub natin. So update tayo mga kahabi, no? So makikita nyo dyan mga kahabi, yan, may merong fingerlings na yan mga kahabi. So kadalasan tinatawag sa amin dyan ay fry. So yung iba tinatawag fingerlings. So tamang tawag siguro dyan is fingerlings, ano? So yun mga kahabi, kung napansin nyo, so, makikita ba sa video? Parang hindi makita. Sobrang late pa kasi niyan mga kahabi, ano. So ayan, may na-hatch na yung ayan, makita yan, ayan oh. So, ayan yung lumalangoy na itim. So pasensya na, mumurail lang kasi yung camera natin mga kahabi, ano. So yun, balik tayo. So mula nung nag-drop sila ng eggs yung mga goldfish natin mga kahabi, mag-hatch yun. Pagdating ng mga tatlong araw, yun, pagkakaroon ng fingerlings yun mga kahabi, so magka-fry na yun mga kahabi. So sa pagkain naman mga kahabi, yung mga ganong stage, tatlong araw mula nung nag-drop, di pa pwede pakainin yun mga kahabi eh. Kailangan talaga palipasin ng mga ilang araw, so dalawang araw, tatlong araw. Saka pansinin nyo rin mga kahabi kapag nag-pre-swim na sila, so para yung parang lumalangoy na mga kahabi. Huwag ka parang nakita nyo yung lumalangoy na mga kahabi, yun, pwede na yun pakainin. Kasi mula nung mahat sila, dalawang araw, tatlong araw, hindi pa yun maaaring pakainin. Kasi kung mapapansin nyo, parang may laman pa yung tiyan nila, yung mula nung itlog pa sila, yung eggs pa sila. So pagka saan ng mga ilang araw, dalawa o tatlong araw, so yun, pwede na natin pakainin. So ang unang pakain natin dun mga kahabi, so, sa akin lang ito mga kahabi ha, so hindi ako expert dito, pero sa mga napanood ko sa video mga kahabi, sa mga research ko, so kadalasan talaga unang pinapakain nila is egg yolk. So ito, yan itlog, yun yung unang pakain sa mga fry mga kahabi. Kasi yung mga fry mga kahabi, sobrang liit pa nyan, hindi pa kaya nyan kumain ng malalaking bagay. So ang pakain pala kadalasan yan pagka medyo malaki na sila is dapna. So sa ganitong stage, hindi pa ito makakakain ng dapna mga kahabi. So pakain muna natin dito is yolk. Mabisang paraan din yan mga kahabi. Yan ang kadalasang pinapakain ng mga breeders natin mga kahabi, sa fry na sila pagka maliit pa lang. Pagdating naman sa pakain mga kahabi, kung ilang araw yung pakain natin sa itlog, so kadalasan ginagawa ko yan 5 to hanggang 10 araw para talagang makikita nating lalaki na sila, ano, bago sila pakainin ng dapna. So pakainin natin mga kahabi. So ayan, so walang tayo ng itlog mga kahabi. Pinsa na, one-handed na naman tayo mga kahabi. Wala tayong kameraman. Ayan nyo, kung saan lang napunta yung kamera natin mga kahabi, ano? So pasinsya na po mga kahabi. Susunod, baka magka-upgrade na tayo mga kahabi, may tagahawak na tayo mga kahabi. So yan, so ito ganito yung igyok. So yan, pipisilin lang natin to mga kahabi para magiging pinong-pino yung ano, itlog, saka natin ilagay sa tubig. So kusang lalapit yung mga fingerlings natin mga kahabi, yung mga fry. Thank you.
So ayan, lumiko na naman tong camera natin, mga sabi, walang tagahawak. So ayan, maglagay lang ako ng itlog dyan sa tap na capture natin, mga kabi, sa ilagay natin ulit dito. So ayan, mga kabi, kumakain na yung mga fry natin. So ayan, makita nyo, ayan o, kumakain na yan sila, mga kabi. So sobrang lit, hindi masyado makita sa camera, mga kabi. So nga pala, mga kabi, maganda sa fry nasa labas. So yung masisinagan sila ng araw, mga kabi, mas gusto nila yung mainit-init na tubig, yung hindi masyadong malamig, kasi kapag malamig mamamatay itong mga fry, mga kabi. So alam na ng mga veteranong breeders yan. So atin baguhan lang, so share-share ko lang din yung mga nalalaman ko mula sa mga breeder natin, na mga idol natin, mga kabi. So ayan, update ko na lang kayo dito, mga kabi, kapag ito'y lumaki na, tsaka makapakain tayo ng dapna. Mahirap pa naman maghanap ng dapna dito sa amin, mga kabi. So idadagdag ko lang ito, mga kabi, ano? So kung napansin nyo, walang isda dyan. So kung naalala nyo sa nakaraang video ko, dito ko nilagay yung mga meal natin na breeder. So sa kasamaang palad, nagkakasakit sila, mga kabi. So unti-unting namamatay. So hindi ko na na-video yung mga namatay natin na goldfish. So sayang. So sa hindi malaman na dahilan, nagkamatayan sila, mga kabi. So unang naisip ko, baka nag-foul na yung tubig ko. Kasi dati, ito malumo to, mga kabi. Ang daming algae dyan, nag-green lahat yan. So naisipan kong lagyan ng janitor. So fleco fish, yun. Yan, dito yan, dati sa kabila. Yan, nilagyan ko. So nung nilagyan ko, hindi, ubos lahat ng algae. So mula noon, mga kahabi, barang matamlay na yung mga isda natin, mga kahabi. Hindi na sila ganong active. So hanggang sa isa-isa, namamatay sila, mga kahabi. So hindi ko alam kung ay kuto o anong sakit yung dumapo sa mga isda natin, mga kabi. Pero unang duda ko, mga kabi, kung bakit sila nagaganon, dahil siguro sa wala ng algae. So mula kasi nung nalinis ito, wala ng green, wala ng algae, biglang tumamlay yung mga isda natin, mga kabi. So wala din kasi akong water test kit, kaya hindi ko rin na test itong tubig natin, mga kabi. So yun lang ang duda ko, mga kabi, baka nagkasakit sila mula nung nawala yung mga algae, mga kabi. So kaya ngayon ito, nilisit ko, mga kabi, kinuha ko yung mga isda dyan, mga meal, dito, inalo ko na lang dito sa riptab, mga kabi. Ayan, so ito, panibagong tubig, so nakacycle na ito ng 3 araw. So kita nyo, video ko lay green na, kasi direct sunlight kasi yan, mga kabi, yan. Maganda kasi yan sa mga isda, puro color, yung mainitan talaga sila ng sinag ng araw. So yan, ito, maglalagay tayo ng isda na pan-testing natin, mga kabi. So testing natin kung okay na ba yung parameters ng tubig natin, kasi wala din tayong water test kit. So actual na lang tayo sa isda, mga kabi. So naisipan ko ilagay dyan is swordtail. Kapag hindi mamatay yung swordtail natin ng 3 araw, 5 araw, so sigurado tayo safe na yung water dyan, yung tubig dyan. So pwede na natin ibalik yung mga meal. Pero naisipan ko, hindi ko na meal ang nilagay dito, yung female na lang, yung ibang female, kasi nagsiksikan sila doon sa loob. Maliit din kasi yung aquarium natin, hindi pa tayo nakabili, mga kabi. So siguro 3 female ang nilagay ko dito, mga kabi. So baybayan nyo lang mga video ko, mga kabi. Maglagay tayo ng ano dito, yung fish test kit. Parang test kit na rin yung isda natin, ah. So ayan na, mga kabi, yung ilalagay natin na swordtail. So pang-testing natin dito, mga kabi, kapag maganda na ba ito yung tubig, mga kabi. So yan,
nabubulol tayo mga kabi, ano? Kung direksyon na yung mag-Tagalog kasi Bisaya naman talaga tayo mga kabi, mag-bisdap. So, subukan natin mag-Tagalog para sa mga kaibigan din natin na nasa Manila. So, yan, ilalagay na natin itong pang-testing natin na isda mga kabi. So, update ko kayo sa sunod na video kapag ka nilagyan na natin ng goldfish. Saka mag-update din ako sa size ng arowana natin mga kabi. So, nakikita nyo naman yung sukat ng arowana natin noon. Nung mula nung sinukat natin. So, every month tayo nag-update dun sa arowana mga kabi. So, ito. Ayan, di plakuha ng video. Nahirap talaga isang kamay. Ayan. Lalagay na natin to mga kabi. Ayan. So, twisting natin yan mga kabi. Ayan. So, observe lang natin yan mga kabi. Mga ilang araw. Ayan. Hey, naka-stack din ito mga kabi. So, tatlong araw, apat na araw na yata ito naka-stack. So, testing natin yan. Sa susunod, goldfish na ang ilagay natin dyan. So, mga mil. So, ito, lilinisan din natin ito mga kabi. So, standby lang kayo dyan mga kabi. Ayan, maglilinis na tayo mga kabi, no? So, kukunin ko na rin itong pagkakataon na mag-promote ng aking channel mga kabi. Kung umabot ka naman sa punto nito, yung sa video natin, so, nagustuhan mo yung mga video natin. So, kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman, paki-share sa mga kaibigan natin mga kabi. At paki-hit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. So, shout out ko na rin yung mga kaibigan natin na vlogger din mga kabi. So, Rim Rapay Channel, Algiers TV Official, Leaks TV, Sky Vlog. So, yan mga kaibigan natin yan. Mga kasama natin na pagpa-vlog mga kabi. Stay tuned lang. Salamat mga kabi. Dito ko na lang tatapusin yung video natin mga kabi. So hanggang sa susunod kong video. Happy fish keeping.